Ito po ang lupain na iniwas sa amin ng aming mga lola at lolo at ng aming mga magulang na matatagpuan sa Sitio Alayan, Barangay Andres Bonifacio, Sanasi, Quezon. Ang lupain ito ay nakatiwangwang sa napakahabang panahon. Napakaganda po ng lokasyon sapagkat malapit lamang sa bayan. Ito ay matatagpuan lamang sa unahan lamang ng sa Godofredo M. Tan Integrated School of Arts and Trades, malapit sa mga Bamba at Aurin, at unahan ni na ex-kagawad Leonie Aurin. Tabing kalsada po ang nasabing lugar, at kung papasokin mo ang kaloob-looban naman ay sa dulong bahagi nito ay makikita ang napagandang Sinikmatan River. Ayan po ang lugar papasok sa nasabing lupain. Usan ay napakaraming mga puno ang nakatanim na itinanim pa ng aking kapatid na si Tulich. May mga puno ng mangga, puno ng kalumpit, puno ng kalamansi o dalanghita. Mayroon ding mga naglalakihang puno ng mahogany at nara. May guyabano. Andiyan din ang mga puno ng mga saging, langka at iba pa. Talaga napakayaman ng lugar sa iba't ibang uri ng mga punong kahoy na matatagpuan sa paligid nito. Sa dakong kaliwa ay matatagpuan din dyan ang isang ilog na napakaganda rin lugar upang pag-alagaan ng mga alagang hayop tulad ng baboy. Ayan. Maaring after my retirement, isa po ito sa aking pagkakaabalahan ang manatili sa lugar na ito kung saan ay sa tabing kalsada na ating ipinakita kanina ay yan din ang aking pangarap na magkaroon ng tahanan o magpatayo ng tahanan o bahay. At kung sakali at magkaroon ng pamilya ang aming mga anak ay ang lugar na ito rin ang magiging tirahan ng aming pamilya o angkan. Napakalawak niyan, bahala sila magpatayo dyan ng kanya-kanya mga bahay. May mga trabaho naman na sila. Kaya't hindi problema ang pagtatayuan. At maliban doon, meron pa silang malawak na libangan. Pwede mag-alaga ng mga hayop. Pwede magtanim ng mga halaman. Pwede rin mag-negosyo sa tabing kalsada. Magkaroon ng maliit na tindahan, taliyer, o pwede rin restaurant. At iba pa na pwedeng pagkakitaan. So ayan po, ito ang malapit naman sa Kaparangan, parang nahuan lugar na ito. Ayan. Noong mga nagdaan taon, siguro mga ang lugar pong ito ay nakatiwangwang sa mahabang panahon. At siguro mga 10 taon na nakalipas, ito ay aming pinataniman ng mga nyug na sana ay namumunga na ngayon. Ngunit wala pong natira dahil sab-sab na mga kalabaw, kabayo at mga baka na nakatali sa palipaligid. Kaya wala nangyari sa mga una naming ipinatanim. At sa pagkataong ito ay meron na kaming kamag-anak na nakatira dito at siya nagsisilbing bantay upang mapangalagaan ang mga tanim at iba pang mga alagang hayop na nasa lugar na ito. Ayan ang malawak na taniman ng mga mais, na pagkatapos ng mais ay gagawing taniman naman ng palay upang hindi na magproblema sa mga bigas o palay na kailangan sa araw-araw. So napakalawak po ng lugar na ginawang taniman ng aking mga kamag-anak bilang mga taong nakatira o nagbabantay sa aming lupain. Malawak po yan. At ang ilang ito ay isang ektarya pa lang ata ang natataniman. So ibig sabihin mayroon pang 4 na ektarya nakatiwangwang na hindi pa na kukultibar na maaring sa mga susunod na araw ay yun naman ang isusunod. Yan, may mga puno ng nyug na nakatanim na nag-utay-utay ding nabubuhay na at lumalaki.
Pinong araw na tatandaan ko ang lugar na ito, ito'y puno ng nyug. Na kung saan ay dito nagkukupra ang aking tatay at ang kanyang kapatid. Habang kami maliit pa ay tumutulong sa pagbaak ng nyug, sa paglulukad, paglagay sa tapahan ng nyug, tinatapahan yan, pagbibiak ng nyug, paunahan kami sa mga tubo na aming kinakain at tuwang-tuwa kami noon. Yan, meron din yan lugar ng Kawayanan. Ito po ang Kawayanan, kung saan ay napakaraming kawayan din ang nakatanim dyan. Kaya masasabi kong after my retirement, hindi ako maiinip dahil ibubuhos ko ang aking oras sa lugar na ito upang lalong mapagyaman at papangalagaan ang dati ay nakatiwangwang na lupain na nasayang lang sa napakahabang panahon. Ayan. Siguro, kung magkapamilya ang aking mga anak at mga pamangkin, dito na sila magbubuo ng mga pamilya at ang kanilang mga angkan sa sabing lugar. Ito po ang malawak na kaparangan naman, bahagi ng parang. At doon sa dulong yun, ay matatagpuan ang tinatawag na Sinikmatan River. Ayan. Yan po ang parang na dati nang nataniman ng nyug noon, ngunit walang natira. Dahil dito pinapahulad ang mga kabayo, kalabaw at mga kambing at baka na sumira sa aming mga pananim. May 10 taon na ang nakalilipas. Ito naman ang munting kubo at nayo ng aking pisa na tagapag-alaga ng aming dupain. Na talagang kahit maliit siya, nakatuwa at napaka-presko at ginhawa sa loob nito. Paligid ay punong-puno ng mga pananim na talaga namang kaiga-igaya at nakalidibang panuorin. Ang sarap pagmasdan habang nakita mo ang mga tanim ay nagluluntian at talagang nagsisimula ng lumaki at mamunga. Ito ang maisan area na pagkatapos ng pagputi ng mais ay gagawin daw taniman naman ng palay. Napakasimuling buhay lang po. Ano po? Pag nasa bukid tayo. At isa ito sa buhay na aking pinangarap. Isang simpleng buhay kung saan ay nasa gitna tayo ng kabukiran, nagtatanim, at talagang napakasarap ng paligid. Damhin ang sariwang hangin habang nakikinabang ka sa mga puti mula sa pananim na iyong pinagpagurang itanim sa sabing dupain.
Kung kayo ang tatanungin, gusto niyo rin bang manirahan sa ganitong lugar kung saan ay napakasimple ng pamuhay at walang anumang conflict? Gusto niyo po ba? Kung gusto, mag-comment lang.